Adele Catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. Gawa tayo ng cheesy potato puff balls with salsa and garlic aioli. So napakadali lang nito gawin, mga kamari chef. Tapos masarap pa itong pang merienda, pang baon, o kaya pang handa sa bisita, o kaya mga pika-pika, ganun. So ang una natin gagawin is magpapakulo lang tayo ng potatoes, mga 4 to 5 pieces. Or kung marami ka patatas, edi marami ang gamitin mo. And then, lalagyan natin siya ng maraming salt para maging malasa. Habang inaantay natin maluto yung potatoes, mga 25 minutes kasi yan eh, mag-chop muna tayo ng ating cheese. So the secret kung bakit masarap ito is a good cheese. After that, mag-chop na rin tayo ng tomato, onion, at saka cilantro or wansoy or coriander. Yun yung panggawa natin ng salsa. Tapos syempre, ang hirap naman din kasi magtadtad, lalo pagka ganyang mapurol na yung mga kutsilyo at nagmamadali tayo. Kaya pag-agaangin ang buhay natin, ang simplest food processor. So we're just going to dump our tomato, onion, and cilantro. Tapos, ipapulse na natin siya or idediretso muna siya sa 1 or 2 na speed. And then, ang bilis-bilis lang niya mag-process ng ating salsa. Durog agad, oh, di ba? Now, it depends sa'yo kung gusto mo pang lagyan ng salt or pepper or any other spices. Para sa akin, okay na yung plain. And then, for the garlic aioli, gagamitin naman natin yung bullet grinder. So, lalagay tayo ng 3 pieces na bawang. Tapos, ang ganda pa nito, spill-proof. Lalagay natin ng olive oil. And then, ipapulse natin or diretso na sa 1 na speed. And then, pag tapos na yung mixture, we will just set it aside. Alam nyo ba, Simplest is the best appliance, lalo para sa mga baguettes, kasi napakadali niyang i-operate, affordable, and it comes with a 1-year warranty. It comes with a sleek and durable design. Hindi ka nalugi dito, mga kamari-chef. Tapos alam nyo ba, napansin ko pa na spill-proof siya, so hindi basa-basa tumatapon gaya ng mga ibang blender, food processor, or bullet grinder. So after 25 minutes of boiling your potato, it's now fork tender. Diretso na natin ito sa Simplest blender. Alam nyo ba, hindi lahat ng blender kaya umandar kapag kamainit ang nilagay mo. Minsan kasi pumuputok siya. Kaya ang ganda ng Simplest kasi ang tibay niya. So ayan na, pag na-blend na natin yung potatoes, mag-a-add na tayo ng 1 egg, a little salt, and a little pepper. And then we will just mix this all up. And then mag-a-add tayo ng 1 up to 2 cups of flour. Depende na sa thickness na gusto mo. So ako yan, 1 cup muna, I started with 1 cup and then eventually nagdagdag pa ako hanggang sa maging a little pasty na siya. In another bowl, maglalagay na tayo ng flour. Scoop 1 teaspoonful of the potato paste, add cheese in the middle, cover the cheese with the potato paste, then you're ready to drench it back in the flour. Make sure everything is coated so that the cheese will not come out later when we fry it. You can also use your hands if you feel like you're much more comfortable doing it. Ayan, so binabilog-bilog lang natin and then we're ready to fry. So initin lang natin yung pan bago tayo maglagay ng oil para hindi siya didikit. So ayan na, idadrop na natin sila and prito-prito ng mabilisan. Wala pang 1 minute, luto na yan. Pinabilis ng Simplest ang merienda natin for today. Kaya i-add to cart mo na.